Dito po ay naghahanda na yung mga kasamahan namin, mga Pakistani, may mga part-timers kami dyan na gumagawa kasama namin. At ito naman po yung mga fresh flowers na gagamitin namin sa centerpiece. Dumating na po, galing pa ng Dubai. Fresh na fresh pa yan. Ayan, papakita ko sa inyo. Sobrang dami po. At ibig sabihin nun, marami po centerpiece ang gagawin namin dyan. Kaya bakbakan to. Good luck na lang. Tingnan nyo po, pati sa loob ng chiller namin, punong-puno na sa dami ng bulaklak. Mag-uumpisa na kami gagawa ng centerpiece. Ayan, meron na nagawa si bossing na isang sample. Si Abu Rabia! Habib! Ayan. Habib! Abu Rabia, my master, my boss! My second master, boss! Alright. Ayan, mag-uumpisa na din ako dito sa side na to. So, let's do. Okay, Tom. Yes, boss! Yes, boss! Ayaw ah! At sa punto pong iyan ay nag-uumpisa na kaming gumawa ng mga centerpieces. At hapon pa lang po ay nag-uumpisa na kami ni Abu Rabia na gumawa ng centerpiece hanggang sa gabi, hanggang sa umaga. Kasi dadalhin niya ng wedding hall or ng event hall umaga, mga alas 9 ng umaga. Dadalhin na yan, unti-unti i-transport na ilalagay sa mesa. Wala kaming pahinga niyan, tuloy-tuloy. Kasi dalawa lang kami gumagawa niyan. Yan, Abu Rabia, yung matanda na yan na katabi ko. Yan. At dito naman guys, ay nag-video ako na nasa harap ko mismo yung cellphone ko para at least makita niyo kung paano namin ginawa yung mga centerpiece namin. Ang una naming nilalagay ay yung mga dahon-dahon. Ang ginamit namin dito ay yung asparagus. Asparagus. At saka kasunod ng asparagus, nilagay naman namin yung hydrangea na kulay green. Pagkatapos naman ng hydrangea na green, ay naglagay ako ng steel grass. Mga apat na arko o limang arko-arko lang, yung parang pabilog siya. At kasunod naman ng steel grass, ay nilagay ko na yung baby rose na peach. At pagkatapos ng baby rose na peach, nilagay ko naman yung chrysanthemum na kulay green, at tsaka pinakahuli kong nilagay ay yung lisyantus. Yan, papakita ko sa inyo. Naglagay din ako ng kaunting dahon-dahon pa ng eucalyptus. At yan po ang isang sample ng aming finished product. Yan, si Boss Abu Rabia. Nabil Abu Rabia. Kayo ba? Na, yan, gumagawa na siya lang. Yon. At sa puntong yan ay nagpahinga muna ako, umupo muna ako saglit kasi medyo pagod na at saka masakit sa likod. Yan, pinakita ko lang yung mga natapos namin, nilagay namin sa baba. What's up? Time check. 10 minutes to 8 o'clock in the morning. Yan guys, oh. Umaga na. Alas 8 na lang umaga. Kakatapos lang namin, tapos nag-release kami. Tapos pahinga lang kaunti. And then mamaya i-deliver na namin to sa wedding hall. Yan, papakita ko sa inyo yung mga ginawa namin. So, let's go. At yan po ang aming mga centerpieces. Nakalagay po sa mga karton. Tatlong piraso po isang karton. Madami yan, nasa loob. Nasa isang opisina pa yung ibang centerpieces namin. Yan, i-deliver na namin yan papunta dun sa wedding hall. Yan po, sobrang dami. Makikita nyo mamaya, isasakay namin yan sa pick-up na maghahatid doon sa wedding hall. Tsaka papakita ko din sa inyo ang buong design, tsaka yung pag-travel namin yan. Nakasakay na kami sa pick-up. Papunta na po kami sa wedding hall yan. And let's go, papakita ko sa inyo ang pictures at videos. Ito na po yung design ng stage namin guys. Kulay green na po siya. Sa unang video na pinakita ko, ay kulay pink pa siya, tapos pinalitan na lang ng kulay. Yan po ang design. Tsaka kulang pa yan siya ng ilaw. Mamaya papakita ko sa inyo yung video. Yan po, may catwalk siya. Then yung buong wedding hall, may mga centerpiece na. Inilagay na namin yung mga centerpiece na ginawa namin. At ito naman, yung mga greeting cards na nakalagay sa mga plato nila. May mga tissue box din dyan na makikita nyo. Ayan,
Ito naman po ang entrance design niya. Pasensya na po at hindi pa binubuksan ang ilaw kaya medyo madilim pa talaga. So guys, tapos na naming magawa ang mga centerpiece na ilagay na din namin. At yan po ang design ng usya o yung wedding stage design nila. So yun po, sana po nagustuhan ninyo. Tsaka huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe. Tuloy-tuloy lang tayo, galaw-galaw.